Ayan, close up na close up. At nagbabalik po ang galing UPLB dito pa rin sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Napapanood po tayo live every Fridays 3 PM sa Facebook at YouTube channel ng Radyo DZLB at sa ating audio streaming app na Zeno. At syempre po, pwedeng mapanood video on demand yan after ng ating broadcast sa ating YouTube channel. I-follow, subscribe na po tayo. Hindi po kami nagpapamonetize. Alas po natin, 3:32 in the afternoon, at binabati rin natin ngayon ang direktor ng UP Professional School for Agriculture and Environment, UP PESAE. Nakakikinig po ng live si Doc Rina Tan de Luna. Oh, nasa ano siya? Institute of Animal Science Open House. May pagkain ba dyan, Doc? Pwede ba kami? Asudyante lang? Grabe naman. May pagbati na nga. O, nakikinig din si Miss Vir Maria G. Lee ng Institute of Plant Breeding. O, kahapon, di ba? Opo. Oo. Nag-invite po sila dun. Wala sa dun presentation. Eh. May klase po ako, Ma'am Virma. Hi. Ay, Ma'am Virma. Ma'am Rhea. Vir Maria Lee. Ang bagong Hibiscus rosa sinensis. Baka magkamali. Lore. It's lore. Bulfis. Oh, baka magkamali ka ng pronunciation. Magalit sa iyong UK ambassador, ha? At binabati natin live mula sa Quezon City ang direktor ng Office of Public Relations, walking distance lang, si Director Mark Lester Del Mundo Chico. Meron ka bang pasalubong din sa amin? Wala. Diliman ba si sir ngayon? Walang sasagot sa akin. No? Anyway, ito na nga. Kasama ko ngayon si Har. Ibig sabihin, usapang tuklas UBLB tayo. Usapan okay. Tuklas at kakaiba nga itong ating pag-uusapan ngayon. Very, sa akin parang timely kasi lately ang dami kong naririnig na cases ng sakit na ito. And sabi nga nung ating dalawang experts ay exciting ito kanilang research. So para mapag-usapan na natin ang kanilang research tungkol sa lung cancer ay inimbitahan po natin dito sa studio live na live si Dr. Gladys Cherries J. Completo na professor ng Institute of Chemistry at si Dr. Ruel C. Nacario na professor din ng Institute of Chemistry. So welcome po Doc Gladys and Doc Ruel dito sa Tuklas. Kamusta po? Mabuti naman. Mabuti naman. Marami pong salamat. Ayan, tingin po tayo sa camera. Ayan, ayan po sila. Bati po kayo. Bati po muna kayo sa atin. Magandang hapon po sa lahat. Ayan. So, ito nga kagaya ng nabanggit ko RJ, Doc Gladys, Doc mm-hmm. Ruel, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa lung cancer research nila Doc Gladys and Doc Ruel. Pero bago ang lahat, syempre kailangan i-contextualize muna natin ano ba talaga yung kasalukuyang lagay ng lung cancer dito sa Pilipinas, bakit siya natin ginagawang topic sa ating research. Siguro yung unahin natin yung cases, yung statistics, ano ba yung mga factors na nagkakos nito at paano natin masasabi na high risk ang isang Pilipino sa lung cancer. Okay, salamat Harleen. So siguro mag-umpisa ako sa global statistics. Mm-hmm. Alam mo ba na may more than 2 million new cases ng lung cancer as of last year? Mm-hmm. And then almost 2 million din ang deaths caused mm-hmm. by lung cancer. And dito sa Asia, tayo ang pinakamataas na highest incidence rate mm-hmm. and even sa mortality rate. Mm-hmm. So last year, meron tayong 19,000 new cases mm-hmm. and ng lung cancer mm-hmm. and then around 20% niyan ay lalaki. And then around 7% naman ay babae. Mm-hmm. And then, aside from the new cases na 19,000, mm-hmm. meron naman tayong 17,000 deaths recorded due to lung cancer. So, in terms of cancer-related deaths, mm-hmm. lung cancer is number one, mm-hmm. followed by liver cancer, then breast cancer, colon, and prostate cancer. Mm-hmm. So, pinakamataas talaga as of now and as of last year mm-hmm. ang lung cancer na incidence dito sa atin sa Pilipinas. Mm-hmm. So ito ma'am na incidence and deaths na to, ano po yung ating mga napag-alaman na causes and risks na nagko-contribute kung bakit nagkaka-lung cancer ang isang Pinoy? Siyempre ang unang-una ay yung smokers. Mm-hmm. Okay, so very prone sa lung cancer mm-hmm. ang smokers and even non-smokers na palagi may kasamang smoker. Mm-hmm. And then, ang isa pang very big factor is
yung may lahi ka. So may lahi yung kung ang relative mo ay nagkaroon ng lung cancer, malaki din ang chance mo na magkaroon ka ng lung cancer. Na bukod naman doon, meron din mga tinatawag na exposure sa mga chemicals na hazardous. So meron mga radioactive na chemicals like radon na nakikita sa soil yan eh. Okay, tapos meron naman ng radioactive na exposed kasi for example sa uranium pero konti lang naman exposed doon, arsenic. So madami mga hazardous chemicals na nakaka-cause din ng cancer. Okay. Ang ibang klase ng usok, ma'am, pwede din ba siyang risk factor? Yes, air pollution of course ay nagko-cause din siya ng lung cancer. So kailangan talaga nating mag-ingat. And ma'am, matanong ko din, yun bang detection ng lung cancer compared sa ibang cancer o sa ibang sakit ay kamusta ba siya, na-detect ba natin siya agad dito sa Pilipinas? Okay, hindi lang sa Pilipinas, worldwide, okay, ang detection ay usually sa latter stage na. May stage 0 na sinasabi, 1, 2, 3, 4. So yung mga late stage, stages 3 and 4, dun pa lang na-detect na may lung cancer ang patients natin, medyo bang... So yun ang medyo isang problema na gusto namin i-address ni Sir, yung kaya ba na ma-detect natin ang lung cancer even at early stages. So medyo nakakalungkot nga yung ganong situation kasi yung iba mababalitaan na lang natin may cancer pala sila, parang ang healthy nila tingnan, and then all of a sudden yung kanilang physical na pangangatawan, yung kanilang energy bigla na lang talaga nagbumabagsak pag nalalaman natin na late na pala na-detect yung kanilang sakit. Follow up po lang, Harjusa, bakit ma'am late yung detection o yung because of technology ba to or yung available na ano ba mga paraan, may ganun po ba, bakit ngayon medyo late pa yung detection natin pagdating sa lung cancer? Yes, that's a very good question. Ngayon nga kasama yung sa research namin kasi wala pang may tinatawag na biomarkers, no? So kunwari sa ibang type of cancer, kahit sa kidney na na disease, di ba? May mga biomarker na chine-check. So, wala pang na-identify na tinatawag na biomarker sa ang mas early stages. Kaya na-detect pa lang pag late na. So, yun ang isang problema. When we say biomarker, ma'am, baka hindi siguro alam ng iba. Ito ba ay paano? Symptoms or ano ba? Siya? Sa amin, okay, and then si Sir pwede siguro tumulong. And then, sa katulad sa amin, di ba, kunwari yung patient, kukuhanan ng dugo, no? And then, dun sa dugo na kinuha, ano ba yung, may gusto kaming tingnan na malaking, so biomarker, so malaking molecule. Okay, molecule yan, compounds yan, na gusto naming makita doon, na pwedeng ma-detect pag nag-test na. So, yun ang tawag na biomarker. Ang daming pwedeng ang tinatawag na hallmark ng cancer. So, may isa kaming tinitingnan ngayon. Bago natin puntahan, ma'am, yung biomarker na isang parte ng inyong research, dito naman sa Philippines, given po yung laki ng mga cases natin, ano po ba yung mga kasalukuyan na treatments na available sa lung cancer? And meron ba siya ding social economic impact dun sa mga, hindi lang dun sa individual, pero dun sa mga families na affected nitong sakit na ito? Ayan, si Doc Ruel. Maraming salamat, Harleen. Maganda rin yung tanong na yan. Yung treatment ngayon na ginagamit sa Pilipinas, ang standard treatment ay surgery. Una yung surgery, tapos radiotherapy or radiation therapy, at saka chemotherapy, yung tinatawag na chemo. So yung sa surgery, usually ginagamit yun pag na-detect early yung cancer. So pwede mong tanggalin yung cancer cells para maagapan, hindi na kumalat ka agad. Pag medyo later stage na, so doon na papasok radiation therapy din or combination. And then later yung chemotherapy, yung chemo drugs na. So yun yung tatlo na common. Pero meron ding tinatawag na targeted therapy. So yun yung minsan kasi may iba't ibang mutation kasi sa lung eh. So sa lung cancer, may iba't ibang mutation, tinatawag na EGFR mutation kunyari. So may mga drugs na nade-develop
tinatarget lang yung nagko-cause ng mutation. So yung tinatawag na targeted mutation. Yun nga lang, mas mahal yun. Okay. Sir, in terms gano kaya yung pinag-uusapan natin na presyo, halimbawa yung sa standard therapy, magkano yung average kaya? So, sa Pilipinas, on average ay between around 200,000 to 1 million yung nagagastos so, ng hal na agad yung standard therapy pa sa lang. Treatment. Yes. And sir, yung sa ano targeted therapy ba ay meron ba tong side effects kamukha kapag sa nagki-chemo yung pasyente or less ba siya kapag dito? Magandang tanong din 'yan. Mm-hmm. So, 'di ba na naririnig natin na pag nagki-chemo minsan may mga side effects, nakakalbo, nagsusuka gano'n, nakakalbo yung tao na, yung pasyente. Mm-hmm. So, dun sa targeted therapy, since targeted siya, pwedeng ma-lessen yung, ano, yung side effects. Kasi yung tinatarget ng drug mo, kunwari, ay yung cancer cells lang. Mm-hmm. Pero yung healthy cells, hindi napapatay nung mga cancer drugs. Mm-hmm. So, gano'n kasing nangyayari sa... So yung sa traditional na chemotherapy, pati yung mga healthy cells, nadadamay. And bukod dito sa targeted therapy, sir, meron pang ibang emerging na treatment? Merong bago ngayon na tinatawag na immunotherapy. Mm-hmm. So ginagamit yung immune system ng tao para tinitrigger yung immune system ng mga gamot na immunotherapeutic drugs na tawag para... i-target naman ng immune system natin yung cancer cells. Atakihin yung cancer cells. Ayun. So, bukod dito sa mga treatments na to, meron din po ba tayong mga nalaman na ng mga government facilitated na support para din makatulong kasi ang mahal nung nabanggit ni Sir, 200,000 to 1 million. And hindi lang yun nagsa-start kapag nagka-cancer na yung tao kasi, di ba, ang taas per session, then pag hindi pinalad yung pasyente and yung family, baon sila talaga sa utang and sa lahat ng expenses. So, meron na po ba tayong mga dito sa ating mga collaborators? Actually, meron. Opo. Bago lang, ang Lung Center of the Philippines or LCP, last year, may in-implement silang free lung cancer screening. Mm-hmm. So, sino ma'am yung pwedeng... Yung mga high-risk individuals, eto na yung mention ko, yung mga smokers, yung mga exposed smokers, and then yung mga nagkaroon din ng TB. Mm-hmm. Yung pro-din yun sila, kasi di ba pag TB, immunocompromised ka. Mm-hmm. And then yung tinatawag na merong COPD. Mm-hmm. Okay, so yun mga... Yun ang mga ano high-risk individuals. So, meron silang free para nga medyo bumaba ang ating cancer-related deaths in the Philippines. Madali lang yung kanilang screening tool. Ang tawag doon ay low-dose chest CT scan. CT scan lang. Oh, okay. And then, mga 15 minutes lang daw yon. Mm-hmm. And then, bukod pa doon, sir, ano nga yung isa? Merong tinatawag na NICA Act. Mm-hmm. So, may mga ini-establish yung gobyerno natin ng 18 centers, screening centers all over the Philippines para yung mga tao sa ibang lugar, hindi na nila kailangan pumunta sa lung center para magpa-screen. Oh, so, isa yun sa mga programang ginagawa ng gobyerno. Mas madaling puntahan. At yan, bukod naman dun sa government support na meron, syempre, itong topic na gusto natin ay yung kina ma'am dahil yun to ay research project nila na funded, sir, tama, ng CHED PICARI. Ayan, so, ang nakuha ko dito sa ating naunang pag-uusap ay tatlo yung parang pinaka-parts ng research project. Una, yung sa biomarker na nabanggit kanina. And pangalawa, yung sa cell line na pag-uusapan din natin. At pangatlo, yung sa treatment na natural product. So, una ma'am, yung sa biomarker, tungkol ba saan itong... So, kasi di ba nga, ang unang mahirap malaman kung meron ka ng anong stage ka na. Mm-hmm. Gusto natin, maagang stage pa lang, malaman na natin na may cancer, may lung cancer yung pasyente. Mm-hmm. So, ang tinarget na isip namang itarget ay may tinatawag na post-translational modification. Mm-hmm. Sa mga cells natin, di ba, nag-uumpisa sa stem cell, tapos madi-develop into tissues and sometimes it develops into organs. Mm-hmm. Lahat na yan, sa surface ng cells nandun, merong tinatawag na modification. Mm-hmm. So, ang isang modification ay tinatawag na glycosylation. Merong nakadikit na glycans. Ang glycans ay
highfalutin word for carbohydrates. Akala ninyo carbohydrates kinakain lang. Oh. Ang carbohydrates ay nasa surface ng cells natin. Mm. And then, so di ba ang isang nung pandemic, right? Ang pandemic, COVID-19 is a virus. Yes. Mm-hmm. Pero alam nyo ba batsa na mahirap ma-detect? Mm. Because of the glycan shield na nasa ibabaw nung virus na COVID. So sa cancer din, sa cancer cells and normal cells, kahit normal cells, merong mga glycans. Pero ang cancer cells may nababago. Nag-iiba itsura ng mga glycans na yun na tinatawag. Kung sa virus naging shield siya, sa cancer naman nagbabago itsura niya. So gusto nating i-detect yon, kasi wala yun dun sa normal. So yun yung gusto naming mangyari. And so how did we do that? We ask for volunteer patients. Mm-hmm. Now we compared it with lung cancer patients and then normal. Mm-hmm. Yung mga healthy na volunteers, same age, same gender. Mm-hmm. And then kumuha kami ng blood sample sa kanila. Mm-hmm. And then chinek namin kung meron bang kakaiba na glycans doon sa glycoprotein. At meron naman kami nakita. So yun. So very interesting nga yung part na yun. Talaga, makakatulong siya dun sa early detection talaga ng lung cancer. And bukod naman dun sa biomarker, ma'am, ay yung cell line na ating tinatawag. Doc Ruel, ano nga ba yung cell line dito sa lung cancer na research ninyo? So yung cell line kasi, simulan ko ito sa drug discovery. So bago makadevelop ng drug, bago natin mabili yung drug dun sa mercury, sa mga pharmacies o kaya gamitin sa hospital, nagre-research muna yung mga scientists. Mm-hmm. So bago yan ma-approve ng gobyerno, ng isang approval agency, tinitest muna yan sa tao. Pero bago sa tao, hindi kagad pwedeng sa tao eh, ititest muna sa hayop. Mm-hmm. Ang problema, mahal pag sa animal testing ang gagawin. Mm-hmm. So ititest mo muna sa mas cheaper na method, sa cells. Mm. So, tinatawag na cell line. Mm-hmm. Tinatawag na immortalized cell line. So, sa case na namin, ginamit namin ang immortalized lung cancer cell line. Mm-hmm. So, ang isa pa doon, dadagdag ko ay, sa drug discovery, bago ma-develop yung drug, di ba sabi ko, ititest muna sa cells. Mm-hmm. Ang problema niyan kasi, ang current problem ay yung pinanggalingan ng cell, ng cell line. Mm-hmm. Meron kasing effect yung race at saka ethnicity. Mm. So yung cell line na kalimitan na ginagamit for research ay galing sa Caucasian, let's say Americans, Europeans, galing doon. So yung data na nakikita ng mga scientists doon para sila matulungan paano i-design yung drug nila ay pwedeng specific lang dun sa dun sa mga puti. Sa kanila lang. So, pwedeng hindi effective yun sa Asians, like Pinoy. Example, yung merong, di ba sabi ko kanina, EGFR na mutation sa lung cancer. Mm-hmm. So, tinatawag na EGFR positive mutation. Mm-hmm. 45% ng Pinoy meron ng mutation na yun. Mm-hmm. And yung lung cancer na patient na Pinoy. Around 50% ang Chinese meron nun. Pero yung Americans, 18% lang. Maliit. Ang problema ngayon, yung cell line na ginagamit natin para makadevelop ng lung cancer drug, anti-lung cancer drug, ay galing sa Caucasians. Parang ito rin yung case, di ba, Doc, doon sa ibang, yun lang sa COVID-19 vaccine, no? Yung ginagamit na, same din ba yun, yung pag-develop nila doon, that, di ba, may mga concern, like, kasi yung tinatest yung vaccine sa ibang lahi, hindi sa mga Asian. So, it is really, scientific talaga siya na possible na mas mababa yung effectivity niya compared dun sa, halimbawa, Asian or sa Pilipino yung nagamit na cells. Tama po ba? Possibly po yun. So, nakaka-apekto siya dun kung potent yung drug or kung effective ba talaga siya. So, nangyayari minsan, effective siya sa Caucasian, sa puti. Pero posibleng hindi siya effective sa Pinoy. Mm-mm. Dahil din yun sa sir, nabanggit nyo na mutation na kasi iba yung prevalence nun dito sa Asia kaysa sa so may mga study na ganun, na nakikita nila na mayroong effect yung race, ethnicity nung
Okay. Pinanggalingan sa line. So sana yung kanilang research talagang magbunga siya para naman yung ma-address yung gap na yon, na alam natin na iba talaga yung effect ng mga drugs depende sa race and ethnicity ng pasyente. So pangalawa yon, yung cell line natin. Pangatlo, sir, yung plant extract na ating sinasabi. Yes. Dadagdagan ko sa pangalawa. So meron kaming ginawang research na we're trying to develop a cell line na kakaiba na galing sa na unique sa atin, sa mga Pinoy. So dinidevelop. So hindi na ako pwedeng mag-disclose ng mga additional data kasi tinatry pa namin na i-patent yung yung aming data. Mukhang invite na lang natin sila, sir, yes, pag nakapatent na. Hold on. Balik na lang kami. Yung balik tayo doon sa NatProd. So yung NatProd, yung mga natural products na tinatawag, galing sa mga natural sources. So yung mga compounds or mga pwedeng maging drug. Mm-hmm. So sa ngayon, malaki pa rin ang ano, kahit may sinasabi na immunotherapy, right? Ginagamit yung immune system. Mm-hmm. Pwede ka rin kasing gumawa ng drugs doon sa ano, sa laboratorio. Pwede mo rin i-synthesize. Mm-hmm. Mga chemists kami, pwede namin gawin yung sa lab. Mm-hmm. Pero, pwede, malaki pa rin ang contribution ng natural products, mm-hmm, kahit matagal na yung technology na to. Mm-hmm. Na pag-invento ng pag-discover ng drug galing sa, let's say for example, sa tanim. So, ang ginawa namin, ang project namin ay nag-screen kami, nag-test kami ng iba't ibang tanim na galing sa Pilipinas. Mm-hmm. And meron kaming na-identify na na tanim na maganda yung activity niya. Sa lung cancer cell line. So, ginamit namin yung Caucasian, yung tinatawag na cell line na galing sa mga puti. Mm-hmm. Ginamit namin doon. And mataas yung activity namin. And in fact, kinumpara namin siya sa commercial na lung cancer drug. Mm-hmm. Mas mataas yung activity. So, ito medyo promising to kasi ang dami din nating mga kababayan na talagang supported nila yung herbal kasi kumbaga, diba, natural way or form of treatment. Lalo na yung kapag naririnig yung sa chemotherapy na parang grabe yung effect doon sa mga patients. Mm-hmm. Dagdag lang ako tungkol doon sa natural product. Mm-hmm. Actually, madami mga existing na drugs, mm-hmm, anti-cancer drugs, na actually galing talaga sa natural product. Mm-hmm. Paxol. Mm-hmm. Although synthesized na yan, pero bago yun na-discover, mm-hmm, galing siya sa tanim, mm-hmm, sa bark, pero hindi doon sa bark, but due to the fungi na nandun sa bark. Mm-hmm. Okay, so yun. So, malaki talaga ang role ng natural product. And tayo sa Pilipinas, ang dami nating resources. Mm-hmm. Kailangan lang natin talagang i-tap. Gaya nung sa Mount Makiling, dami tayong tanim dyan. Ayan. So, yun, nabanggit na natin yung tatlong aspects ng research nila, ma'am. Siguro yung next po is ano yung potential impact talaga nitong research na ito sa ating society and syempre dito sa ating universidad. So yung isang impact na nakikita namin na application ng research namin is once na maka-develop, kunyari naka-develop tayo ng Filipino lung cancer cell line, yung isang potential impact nun is that will help answer yung question na research question namin is specific ba yung bang ma-develop natin na drug using yung for example Filipino lung cancer cell line, if ever na successful yung pag-develop namin. Mm-hmm. Makakatulong ba yun sa pag-discover ng anti-lung cancer drug na potentially specific sa Pinoy? Mm-hmm. So, yun yung isang possible impact ng research namin. Mm-hmm. And at the same time, yung sa NatProd din namin, mm-hmm, isang aspect ng project, pwede rin namin gamitin yung compound na na-identify namin dun sa tanim na galing sa Pilipinas, mm-hmm, na natural product compound. Okay. Pwede namin siya ma-develop into a drug against lung cancer. Mm-hmm. Potentially also, mm-hmm, na pwede siyang specific dun sa Pinoy na lung cancer. So yun yung dream namin. One more impact, very important impact, ay yung biomarker. Yes. Mm-hmm. Yung early detection by identifying the biomarker. Hindi na tayo maghihintay na bakit nalaman lang third stage na, mm-hmm, and fourth stage na. Okay. At an early stage, if we can detect that,
May cancer. May lung cancer siya. So, promising talaga ito sa area ng diagnostics, treatment talaga, tsaka yung early detection. Ayan. So, bilang nabanggit nyo, ma'am, yung natural products, tsaka yung drug discovery, matanong ko na din kung ano na yung talagang relevance nito bilang may UPLB Agora tayo and isa yung focus area natin, One Health. So, ano yung relevance nito doon sa pagtugon natin sa focus area na ito? Of course, because of, alam mo naman na isang focus ng Agora is One Health, and then this will fall under the control and prevention of human diseases. Yun, so, balita ko din sila ma'am at sir, sila Dr. Will and Dr. Gladys ay members ng anong institution or program po na under One Health, ma'am? UPLB program for zoonotic diseases and yung natural product development. So, talagang pasok na pasok itong research nila, Doc, and sana talaga ay magtuloy-tuloy yung progress para naman sa susunod na pagkikita natin ay ready to share na yung ating mga findings doon sa research project. Pero hindi ko lang ako nasagot na to. Where are we na po ba doon sa progress natin sa research na to? Are we 90%, 80%? Nagsusulat na kami actually ng papers, and then madami na kami na-publish na papers. Actually, nakapublish na kami ng 10 papers. Articles. Wow. So, mostly international journals. Wow. Actually, all international journals. And then, journals. So ngayon, fina-finalize namin yung patent application. Yeah. When we say patent, ma'am, what will happen if na-patent na siya, ito po ba ay same like what dun sa ibang technology and innovations natin, that it will be for commercialization? Hindi ko mamalang, baka what's next eh? Siyempre, ito yung laging concern sa atin sa UPLB. We do a lot of research, a lot of things na ginagawa natin, but ang laging tanong is, yan ba ay na-utilize, na ma-maximize talaga in actuality sa commercial, yung commercial value niya? So dito sa, kasi ngayon ko lang ito, natuwa ko, kasi parang dati mga, I mean, yung pinapresent nating research dito ay hindi tungkol sa ganito, ano, sa One Health. Mm-mm. Marami tayo sa mga technology, agri yan, sa food. Pero ito talaga, iba naman yung focus area. So, parang ma'am, after magawa si research, ano yung parang end goal din natin dito? The end goal is sana maging available to worldwide. Meron tayong tinatawag na depository, yung ATCC sa America and even sa Japan, na itong kung makagawa kaming kakaibang cell line na unique sa atin, ay magiging available yun doon. And then, pwedeng iba-ibang scientists makakagamit noon. I see. Okay. Tatayan ko yun. Pag nagamit ng ibang scientists kasi yun, let's say yung Filipino lung cancer cell line, pwede silang halimbawa, mga scientists or companies from Japan or the US or other countries, kung makadevelop sila ng drug doon, better sa atin kasi mas magiging available. Pwede siyang specific sa Pinoy. So, pwede natin magamit yon. Mas effective na sa or herbal na lang, sir. Yes. Or isang option nun is we can develop that, yung aming research into an herbal drug. Pwede yun. To make it more, syempre, affordable for the Pinoy. So. Para yung nabanggit natin kanina na presyo ng treatment, 200,000 to 1 million, tapos buong family nagsasuffer dun sa burden ng presyo na yon, ay makakaalwa-alwa sila sa tulong ng research nila, Dr. Will and Dr. Yes. Dagdagan ko pala, kaya mahal yung drugs, di ba? Kasi it takes 10 to 15 years to develop a drug. Yun yung mga Western na method. 10 to 15 years to develop a drug and averaging around $1.5 billion. Sir, mabanggit ko lang din, nabasa ko, yung kapag sa antibiotics nga, meron na tayong period ng discovery void. So parang ang tagal talaga makadevelop ng gamot at luna sa mga sakit. Kaya ganun ka-importante yung research nila. Yes. Pero syempre, huwag na rin kayo manigarilyo, no? Yes. Samahan na rin natin. Kasi ano, lahat tayo apektado. Correct. Oo. Yan. So, mukod dito, ma'am, may mga huling paanyaya at pagbati mga gustong pasalamatan ng mga institutions, yan. Dr. Will and Dr. Gladys. Salamat ulit sa OVICRE. And ay, marami salamat sa mga nakinig sa amin. And then, of course, our collaborators, si ang Lung Center of the Philippines headed by Dr. Frank Heralde. And then, Pascual Pharma Corporation is also our industry partner. Mm-hmm. And sa UC Davis naman si Dr. Carlito Lebrilla.
And also from UPLB is Dr. Jomar Rabahante. Ang di naman discuss, may isang part baka ang yung in silico part naman na pinipredict ni Dr. Jomar Rabahante. Ah, si ano Dean Jomar pala kasali dito. Oo, kasama dito. Ano ang mga genes or related sa lung cancer. So yun. Gumawa sina yung team nila Dean Jomar ng ano ng mathematical biology model na tinitingnan kung yung interaction ng genes or proteins or enzymes, for example, responsible sa lung cancer, tinitingnan yung interaction with drugs, right, or compounds or natural products. So from that model, mathematical model system, mapipredict kung anong nangyayari. Naku, so, Dean Jomar. Makakatulong kung paano. Kayo na po ulit ang next. Matagal naman na kayo hindi pa na-invite dito. At pasapasahan na yung kanilang team. Iisa-isa namin kayo. Pwede ba mag-vlog na isa? Go lang po. May isa din kami actually project on tuberculosis. So yun, zoonotic diseases yun. Mm-hmm. Drug discovery din. Mm-hmm. Ayun, so yun. Funded by Balik PhD program. So, yun yung unang-una kong naging project dito sa Philippines, sa UPLB. So, drug discovery din. Okay. So, next session, next episode natin. Correct. May bangko ka ng topic, Har. Search next month. Ayan. So, muli po, maraming salamat, Doc Gladys Completo and Doc Ruel Nacario dito sa ating very exciting and insightful na episode sa Tuklas UPLB. Okay, maraming salamat, Har, at sa ating mga guests. Nako, mukhang may follow-up tayo pag na patent na yan. Tapos Dean Jomar, kayo na po daw yung ni-name drop na po kayo eh. Okay po, bago tayo mag-commercial break at kinalanin ng ating mga kasama sa usapan nating Tatak UPLB ay ilang paalala lamang po, meron pong imbitasyon ang Office of International Linkages ng UPLB sa mga gustong magpa-exchange student. Har, ba gusto mo? O kasi yung mga eskwelahan ay ano ba to? National Tsinghua University sa Taiwan. Oh, gusto mo sa National Chungsing University? Tama ba yung pronunciation ko, guys? Sa Mendel University ng Czech Republic at sa Michigan State University. Oh, US of A to. Baka gusto mo dito. Yan, ha? Oh, para sa detalya, yan, nakalagay naman po sa screen. Punta po kayo sa... Para to sa spring semester 2024. Oh, matagal pa. Next year pa. Pwede ba ang ano dyan? Ano ba, for ano ba, undergrad lang yan? Galing UPLB live from, ano yun, Michigan State University. Ay, gusto ko yan. Oh. Sana naman dun. Oh, talaga. Sabi mo pa sponsor. Actually po, merong ano, for graduate students, if you're taking masters, may ibang, may program ang OIL. Wow. Ay. So, para sa inyo. Oh. Sana naman. Anyway, at ang UPLB Gender Center naman, no, meron pong free self-care kits na available po sa Gender Center. Punta lang po kayo doon. Ready ba yung pamat natin dyan? Ayan ba, sabi nga dito, take the first step to self-care. No? Parang, testing talaga tayo. Oo, kasi sumabay yung topic natin sa Tuklas UPLB. Ewan ko lang kung may testing itong next segment natin sa pagbalik natin. Kasama natin ang nag-iisang best friend, press friend, at tsahi ng bayan! Chill leader ng bayan, Polly Valencia ng OAR sa ating Tatak UPLB. Dito pa rin sa Galing UPLB. Huwag po kayo alis. Galing UPLB.